Hello everyone, my name is Sharvi and I hope that you're all doing good pumangalods. In this video, we're going to listen, watch, and read. Wait, Anita. May nag-notive sa email ko. Anyway, so yeah, today we're going to watch, listen, and react to a song na mangilan-ngilan din po sa inyo ang nag-request. And this was uploaded a few days ago lang din. Ang daming pasabong ngayon sa Philippine hip-hop industry, ano po. And this song is entitled The Beatbox Freestyle by Izmil. Honestly, before I thought Izmil yung pag-pronounce nito. And napanood ko kasi yung vlog ni Tito Boy Abunda. Oh, Tito Boy. Close yarn. But yun nga, yung interview niya doon. And it's pronounced as Izmil pala. No? Parang first syllables ng first name and last name ata niya. Yan yung origin nung kanyang... Parang showbiz name niya, no? Parang doon siya makilala. Honestly, this is my first time to react to his song in this channel. But I have listened to a song of his before. And I think he's a Filipino based in the US. So yun yung mga basic info na alam ko sa kanya. And but isa siya sa mga malulupet and matunog na pangalan ngayon sa Philippine hip-hop industry, kumbaga. So without further ado, let's get right into it. At sana po ay masamahan niyo ako until the end of this reaction video. Maraming salamat po. Hold up. Did you just think that I was about to do the challenge? Shut up. I can beatbox myself, bro. What the fuck are you talking about? Ang cool nun. Yung ganun, parang pinipin mo siya sa isang location. That can be done in After Effects. Well, based on my experience. Yan yung ganyan effect. Yung parang sa IG din minsan, no? May parang pinipin natin yung isang component or a subject sa isang location. Kumbaga sa isang part ng camera. Kung paano nag-move siya. Basta ganun. Sorry, I'm not good with explaining. Pero, this is cool. This is a cute add-on sa editing. Oh, ayan na siya. Oh yeah, there's a snare right there. And, those are the... Oh my god, beatbox. Hi-hats and the 808s are gonna be like... And last but not least, we're gonna get the piano, but I'm gonna use my voice for this one. So three different segments. The number one goes like this. Number two. Oh my god, ang ganda na edit, ang cute na editing. Cute na editing nito. Effort yung editing. And ang daming overlays nung lumalabas sa beat niya. Number three. That's about it. Time to put it together. First few words, gotta know how to survive in a heated situation. Can't say it loud to you guys of how I did it, but I'm making an impression to the system, breaking all the snakes from our kingdom, taking all the praise. Cause I'm pissed and waiting on you bitches to still try me. I'm feeling jolly, double blinkers for my smiley. I'm feeling godly. Editing yung parang in-outline yung subject. Ano yun ah, time consuming gawin yung ganang editing. For an oddly, but I'm a posse. This our movie, and we plan to shoot direct. I'm sorry, sa inyo kasi mas nababagay ang role na nakatali. Walang asong nasa ulong ka po na mamahari. Kumanggatong ng tao, wala man lang pamahagi. Mga bangkay niyong purisan na lang pang pinulati. Katiri kayo gagi. Marami pa ata sa inyong mga namong problema na ninakakumbong isip. Ang kulit ng ano niya, no? Yung accent niya pag nagtatagalog. Pinatang tao ko pa sa pera. Manginginom ng talento. Lasing na ako, punyeta. Sige nga, kayong ilagay natin dito kung merong mabenta. Boy, 40 mil halos na di ko pa nga nagagalaw. Daliri kong nasa bakal sa dugo mo nagtampisaw. Sa punong to kami lang yata naging hinog sa mga hilaw. Magsiupo kayo't mag-aral upang hindi na kayo maligaw. Uh-oh, I know I'm controversy at its finest. And you'll probably go and nitpick the shit out of my silence. Wala pa- Baliktad na ano to ah, parang binaliktad na ano? And you'll probably go and nitpick the shit. Pinugutan. Shit out of my silence while I properly get your bitch lit so quick. While she lying to you wanna be gonna snitch flick little bitch. Quit trying, you're pathetic. I swear my hood is motherfucker sweet. Tell me diabetic with syrup all over my wood and another mother wanna suck on me. So I let it. Isn't it obvious? Gamble with me, then your life's not my crap. But with it, the problem is running your face, gonna play down my senate. Yeah, I said it. I'm in your mind like I read it. Picture impossible eligibility is my ability. Fine selling. 5'7", rhyme felon. Cocking two like 9/11. Gonna be dominant until infinity. No get rid of me, God said it. Grabe, ang ano, yung history rin niya sa camera, no? Sobrang in character, the attitude.
yung interview siya ni Mr. Boy Abunda, diba? Iba yung character niya in real life. And in this one, alam mo na, inimit lang niya yung ganitong character. Kasi this adds yung ganitong asta. It adds sa overall hip-hop performance mo eh. Ang astig, no? Sobrang in-character. Ganda ng registro. Camera. Biblically an asset on taxing my words from pocket. Riskfully got the answers from heaven to murk Muhammad. Cause sinfully I'm a bastard for dancing on bros deposit. Damn it, Lord, hold to stop it. Kissing like the bitch you is. I'ma decapitate you, feed you to your kids. Like a mastermind of any who owns which. Drama keeps going on and on and on. Yeah, on and on and on. Praise and blessings. So all your little flowery fruit baskets run in your mouth. Y'all are gonna need it. But most importantly, meron ako mga bagong ilalabas para sa inyong lahat. Pero hindi ko naiintindihan. New album coming soon. Wow. New album coming soon. So parang teaser pala to, no? Ang angas naman ng teaser na to. Wow, just wow. Apakalupit naman talaga. Izumil did it again. You know, I've been listening and reacting to a lot of hip-hop songs lately. Parang napupuno na nga yung playlist ko ng hip-hop songs. And this hits on a different level. Grabe yung talent, grabe yung skills, yung enunciation niya ng words, yung paglaro niya sa melody. May part sa parang yung simple nagsasalita lang siya, then he's making it into a fun tune, and then mamaya, strong na naman yung tune niya, and then may parts na parang sa huli he had that melody na parang kumakanta siya ng light na yung mood, and then later on, aatake na naman siya. I mean, iba-iba yung flavor, pero napaka-smooth ng datingan. And not to mention, yung pag-switch niya ng language from English to Filipino and vice versa. Ang smooth, hindi siya, I'm not sure what's the term, pero hindi siya corny pakinggan. Ang smooth eh, ang skillful, yun lang masabi mo, ang talented, and the way it was written, ang kulit ng mga ano niya eh, tira, kumbaga. And napakabilis, ano? May times yung verse hindi ko mahabol. But the way I understood the song is para to sa mga parang pumupuna sa kanya. We know na biglang pumutok yung pangalan ni Izumil, eh, no? Biglang naging big name siya sa hip-hop industry. Bigla siyang nag-trend, kumbaga. And alam naman natin na sa ganitong game, you know, in this industry, pag mas nakikilala ka, kakabit niya na controversies, mas maraming pumpuna, mas maraming mata, mas maraming tenga yung makikinig sa'yo. Parang yun yung point ng song for me, kasi may part na marami pa siguro sa inyong nagtataka na mga problema na parang kinain niya yung buong eksena, parang ganun yung words. Parang sinasabi niya na he's just doing his craft, na may pera pa nga siyang naitabi na hindi nga pa nga niya nagagalaw. Basically, this is like a song dedicated for those na namumuna. And then sa huli, may binanggit siya na just keep going on. So basically, this song ay para din sa mga pumpuna na sana no, mag-aral ka pa. Parang galingan mo na lang yung craft mo imbes na mangpuna ka ng iba. Sa huli, may minention siya na drama keeps going on and on and on. So tuloy lang, you know, tuloy mo lang yung craft mo pa rin. And laging may drama dyan, you know, kahit anong gawin mo, may masasabi pa rin yung tao against you. And we cannot help that. We cannot please everyone. So just go on with your craft. And ang astig lang, ano, ang angas kasi, I think this is not really a song. It is a teaser for his upcoming album. Kita may effort, ano, may music video yung teaser. It's a creative way of marketing your album. The way it was done, I mean the video, ang cute mga overlays, I appreciate that. Ang minimal, pero it adds a different kind of flavor sa music video. Plus yung pag-pin ng subject to a specific location sa video. You can do that, I believe, by adding 3D camera tracker sa video mo, and then you will just add either a text or an image or video or what to that specific part sa video na yun as the 3D camera moves, something like that. And ang effort na, in fairness, ang effort and uncreative din at the same time. And also the way he performs, nabanggit ko na nga po kanina, sobrang in-character. Ang angas ng datingan talaga niya, it adds spice, you know, the right amount of spice
para sa overall performance niya. And not to mention yung beats din ng music, nagustuhan ko siya. So yeah, congratulations on this very creative teaser / music video sa album na yan. I personally, I think napupuno na yung playlist ko ng hip-hop songs. Lately talaga, puro hip-hop songs yung pinapakinggan ko. And I must say, napaka-flavorful ng Philippine hip-hop industry ngayon, ano? And yung mga hip-hop songs na nagsisilabasan lately, ang lulupet at nangaangas ng production. So, ang ganda. Sana tuloy-tuloy lang yung ganito, ano? Naka-proud ata, nakakatuwa. Maraming salamat po mga lods for watching up to this point of this reaction video. And if you did enjoy watching the whole thing, please don't forget to hit like and subscribe to this channel as well if you want for more videos like this. And if there are other video suggestions that you want me to do or react on, please feel free to share it in the comment section below. Maraming salamat po mga lods. God bless, stay safe, and as always, just keep going.